Maxi scooter ba ang hanap mo? Meron tayo ditong QG Motor, ang pinakabagong Fortress 400. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pagdating sa kanyang physical appearance, mga ka-LM, napakaganda talaga ng pagkaka-design nitong kanilang maxi scooter dahil talagang very attractive habang pinagmamasdan ko ito. At ngayon, mga ka-LM, makikita natin na talagang pointed, naka-V-shape design ito pong kanyang face cover dito. At the same time, ito po yung pagka-disenyo mismo nitong kanyang headlight cover dito sa baba. Well, glossy black naman po ito. At the same time, napakaganda po ng pagkaka-design nitong kanyang headlight. Dahil kung inyong makikita, mga ka-LM, may partition sa gitna na hati sa dalawa. At napakaganda rin ng pagkaka-design nitong kanyang daytime running light. Napakakapal. Nandirito mismo, mga ka-LM, para siyang nagsisilbing kilay nitong kanyang headlight. At dito naman sa side na to, mga ka-LM, napakaganda ng kulay. Oh. Parang metallic gold na parang orange. So very attractive to para sa ating mga mata. At dito naman po sa side na to, mga ka-LM, may bilog rito. At the same time, nandirito po yung logo mismo ni QG Motor. Ayan o. So chrome color yan, mga ka-LM, naka-emboss yan. So para sa akin, itong emblem na to is very attractive. At nagkaroon po siya rito ng design. Ayan o, napakaganda ng design na to. Naka-emboss, may grids and lines. Ayan o. Talagang makikita natin naka-emboss yung mga lines dito. At dito naman po sa ibaba, nandirito naman po itong kanyang turn signal. So napakahaba, LED type to, mga ka-LM ha. So very attractive talaga to. So naka-emboss tong part na to, mga ka-LM. Ayan o, black color and then silver color naman rito. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang front fender. Ang ganda po ng pagkaka-design nitong kanyang front fender. The same time, nagkaroon po ito ng dual tone color combination. Dahil kung inyo makikita, mga ka-LM, metallic gold dito ang kanyang kulay. At dito naman po sa ibaba, ito po ay matte black. At may makikita po tayo rito na added light reflectors para mas visible pagdating ng gabi. At pagdating naman po dito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung kulay niyan. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, so ito po ay equipped with dual channel ABS. Ang kagandahan po nito, mga ka-LM, pagdating po sa mga sudden stop or sudden brake, nothing to worry about. Dahil nga po, hindi po maglalak ang preno ng inyong motorcycle. Dahil po ang ABS ay nakakapagbigay ng smooth na braking performance. At equipped naman po ito ng dual rotor disc brake, mga ka-LM. So mayroon po dito sa kaliwa at kanan. Ayan o, napakapogi niyang pagmasdan. And then along with Vibre na tupat caliper. So matte black naman po yung color nito. Ganon din po rito sa kabila. Ayan o, so talagang napakalakas ng braking power nito. At pagdating naman po dito sa kanyang mags, glossy type po yung pagkaka-finish. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 120x70-15. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang windshield. Ayan o, napakalakit, napakalapad nitong kanyang windshield. At ang ganda rin ang pagkakaroon niya rito ng cutaway design. And then medyo matulis tong harap na ito. At the same time, nagkaroon po siya rito ng brace. Ayan o, matte black. At dirito po sa taas, napakaganda po ng kanyang pagkakadisenyo at makapal. So clear visor po ito. Anyway, mga ka-LM, ito po ay equipped with electronic adjuster na visor. So mamaya po ay ipapakita ko sa inyo. So nagkaroon po ng design dito sa gitna. Oh. May arrow type naman po rito na para pong carbon finish sa gitna. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang meter panel display. So napakalapad po nitong kanyang meter panel display, mga ka-LM, para na po siyang tablet. At nagkaroon po siya rito ng header para naman po protected natin pagdating po sa direct sunlight. Para mas visible, ito pong ating meter panel display. Anyway, mga ka-LM, ang ating pong pinakabagong Fortress 400 ay equipped po with keyless system. Pero this time, mga ka-LM, gumagamit po ito ng tap card. Ayan po. So itong simple card na to, mga ka-LM, ito po yung gagamitin natin para ma-activate po natin itong scooter. So in just one tap lang po, ayan, automatic magbubukas na po agad itong ating scooter. So para naman po sa mga hindi pa nakakaalam, mga ka-LM, ang ating motorcycle ay equipped with NFC, also known as Near Field Communication. So same lang po ng MRT yan, in just one tap po ay pwede na pong magbukas itong ating scooter. So ganun lang po siya kabilis at kadali. And then pagdating naman po rito sa kanyang meter panel display, makikita natin dito yung kanyang odometer, speedometer,
And then yung total kilometer ng tinakbo natin, meron na din po ritong voltmeter. So ang kagandahan niyan is makikita na po natin, mamomonitor po natin yung health ng ating battery kung kailangan na po siyang palitan. Mayroon na din po itong activated na tire pressure monitoring. So makikita mo na po kung malambot ba ang iyong gulong sa harap at likod. Nandito naman po yung coolant temperature and then yung kanyang fuel gauge. At the same time, yung clock. Mayroon din po ritong ABS indicator. Anyway mga ka-LM, nandito po yung kanyang mga buttons. Ang makikita natin dito is yung kanyang button selector. So try po nating i-navigate ito pong kanyang napakagandang meter panel display. So just press enter. Ayan. So makikita po natin dito is interface style, may clock set, may backlight set, may unit set, may language set. At the same time, mayroong Bluetooth, may pressure set, at yung fault message. So yan po yung mga makikita natin dyan. Anyway, doon po sa kanyang Bluetooth connection, mga ka-LM, papakita ko lang sa inyo. Sa kanyang Bluetooth connection, the same lang din po sa ibang mga scooter natin. So mayroon po siyang tinatawag na screen mirroring. So once na inopen po natin itong Bluetooth, ayan. So pwede po natin yung i-connect sa ating mobile devices, like tablet, phones, laptop, anything po na ginagawa natin na activities sa mga nabanggit ko na gadgets ay automatic po magdi-display dito sa ating digital meter panel. So pwede tayong manood ng movies using this meter panel display. So exit na po natin yan. So pagdating naman po rito sa mga selector, mga ka-LM, ang makikita natin dito ay nandirito po itong kanyang passing light. Ayan, so, makikita nyo naman mga ka-LM, ayan, nagpa-pass light yan. And then, nandirito naman po itong kanyang selector para naman po rito sa ating meter panel display. At ang kagandahan nito mga ka-LM, may equip po ito ng electronic visor. Kaya kung mapapansin nyo, nandirito po yung kanyang selector. So, pwede po natin yung itaas. Ayan, o. Oh. Pwede rin po natin siyang ibaba. So, depende po yan sa inyong riding preparation. And then, dito naman po natin makikita itong kanyang rear brake. Kaya, no. Oh. At dito naman po sa kabila, makikita natin dito is ang kanyang kill switch. Ayan po. And then, nandirito naman yung kanyang hazard. Ayan, so tignan natin ang kanyang hazard. Nasaan? Ayun. Nandun po sa kanyang signal light itong kanyang hazard. So nasa bandang ibaba po siya. And then, balik tayo rito. Check naman po natin dito sa likuran. Ayun o, napakaganda. Uy, the best, very visible talaga mga makaka-LM. Napakaliwanag nitong kanyang LED. The same time, nandirito po natin makikita itong kanyang electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, so matte black po ito. Nagkaroon po rito ng touch ng pagkakarbon sa gitna. And then may makikita po tayo dito na QG motor na emblem. So napakaganda ng kanilang logo. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang side pocket. So ipupush lang po natin siya. So ayan, nagbukas na po siya. Kasyang-kasya lang itong aking kamay mga ka-LM at pahaba po yung kanyang hugis. So anyway mga ka-LM, kung kailan mas lumaki itong maxi scooter, mas lumiit naman yung kanyang side pocket. At mapunta naman tayo dito sa kabila mga ka-LM. Nandirito naman ang kanyang left side pocket. So dito makikita natin mga ka-LM na maliit lang yung space. So pwede pa rin tayong maglagay rito ng ating gloves. The same time makikita po natin dito itong kanyang USB charging port. Ayan o, USB ready na siya. So maglalagay na lang po kayo rito ng USB cable, makakapag-charge na po kayo. Kaya nating to worry about para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-long rides. And then pagdating naman po rito sa gitna, may makikita po tayo rito na ignition. So anyway mga ka-LM, pwede tayong gumamit ng tap card, pwede tayong gumamit ng mechanical key. So rito naman mga ka-LM, same function naman pagdating po dun sa mga normal na function ng ignition, pagdating po dun sa mga small scooter. At mapunta naman tayo dito sa kanyang fuel cap mga ka-LM. Ang ganda ng pagkakadesign, silver color po siya, pwede po itong manual kapag inyong bubuksan. Ayan. At mayroon po itong fuel tank capacity na 14 liters. At the same time mga ka-LM, mayroon naman po itong fuel consumption na 32 kilometer per liter. So matipid na rin para sa isang maxi scooter. At ang advantage naman mga ka-LM nitong kanyang fuel tank, kasi nandirito po siya sa gitna, very accessible. Hindi mo na kailangang bumaba ng motorcycle kapag ikaw po ay magpapagas. Kaya talagang less hassle free na rin. Pagdating naman po rito sa kanyang footboard extension, makikita naman natin napakalapad nito mga ka-LM. At the same time mayroon din po siya ritong footboard extension. So ngayon susubukan nating sakyan para malalaman natin at makita natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Ayan o, very spacious mga ka-LM. Malaya nating maigagalaw rito yung ating paa.
At ang kanya namang putres extension, yan, medyo may kaliitan, pero at least mga ka-LM is naiuunat natin ng bahagya itong ating paa. So lispatig na rin habang tayo ay nagda-drive. At pagdating naman dito sa kanyang putres mga ka-LM para sa ating back rider, no, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kasi nga yung pagkaka-design is the same lang din po sa putres ng driver. Diba? So talagang napaka-elegant ng pagkaka-design niya nitong kanyang putres. Anyway, dito sa baba mga ka-LM, nandirito naman ang kanyang side stand. So equipped na rin po ito ng side stand engine cut-off switch. So once na naka-engage po itong kanyang side stand, hindi po mag-a-activate ng ating scooter. So sa ganong paraan, maiiwasan po nating ma-aksidente dulot ng side stand. At pagdating naman po rito sa pagkakadesign ng kanyang engine, napakamaskulado ng kanyang dating. Nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination. So dito mga ka-LM is matte black po siya rito sa kanyang engine cover, and then glossy black naman sa itaas. So may nakalagay po rito na QG motor. So naka-intact po yan, ayan o. So hindi po siya 3D emblem. So matte black color naman po siya. And then ito na rin po mismo yung design nitong kanyang air filter. So napakaganda rin, no? Nagkaroon ng mga cutaway design, and then grids and lines. At pagdating naman dito sa kanyang side cover, actually mga ka-LM, napaka premium looks nitong dating, nitong kanyang color. Kasi nga para siyang metallic gold. The same time naka embossed tong part na to, nagkaroon ng two-tone color combination. So nagkaroon ng matte black dito sa ibaba. And then may nakikita tayo rito na susian. So meaning to say, pwede po nating ma-access itong ating upuan via mechanical key. So mayroong option, no? Pwedeng wireless, pwedeng manual. And then dito po sa itaas, makikita natin is may nakalagay po rito na Fortress 400. So chrome color po yan. Naka-embossed. So napakaganda nitong kanyang 3D emblem, diba? Very attractive sa ating mga mata. Pagdating naman po rito sa kanyang grab bar, ayan o, napakalapad at napakatibay o, sturdy pills mga ka-LM. Black naman po yung color nito. At ang kagandahan yan, mayroon na din po siyang built-in na carrier. So straight out from casa, pwede na po tayo agad mag-install dito ng ating top box. Mapunta naman tayo dito sa kanyang taillight. Ayan o, very attractive itong kanyang taillight mga ka-LM. Sa ilaw pa lang, mabibighani ka na. So mayroon naman po siya ritong letter U na LED lights pagdating sa kanyang taillight. At ang kanya naman pong turn signals, kitang-kita nyo naman, ayan o, pahaba, no? Parang sungay ng kambing. At ito pong kanyang rear fender, napakalapad, mayroon na din po itong plate light. At the same time dito sa gitna, mayroon po tayo ditong added reflector. At ito po yung kanyang plate holder, ayan o, so bakal yung nilagay nila rito, very sturdy. Mapunta naman tayo sa kanyang mga suspension dito sa likod, so equip po ito ng dual shock absorber. Ayan o, coil spring po yung ginamit nila rito. Makikita natin mga ka-LM, adjustable po ito. So pwede po nyong i-adjust ito depende sa inyong height and then sa riding condition. Mapunta naman tayo dito sa kabila. Pagdating naman dito sa kanyang braking system, so equip po ito ng rotor disc brake na bilog, oh, napakakapal. And then along with one pot caliper, ayan po, black color naman po yung nilagay nila dyan. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito sa likuran mayroon po itong 150x70-14. Ayan o, napakakapal talaga ng kanyang gulong. At mapunta naman tayo dito sa kanyang exhaust pipe. Ayan o, napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang exhaust pipe mga ka-LM. Napakalapad nitong kanyang head protection guard. So matte black naman po yung kulay nito. At the same time, chrome color itong kanyang pipe. At yung tip niya is matte black pa rin. So ang ganda nung kanyang two-tone color combination. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. Ayun o, napakalapad mga ka-LM. The same time, matte black po yung ginamit nila rito. Nagkaroon po siya ng dual tone color combination. So matte black and then matte gray. And then yung tahi niya mga ka-LM, napakaganda. And then napakalambot talaga niya. Diba yung comfortability nandirito. And then dito po sa gitna may makikita po tayo rito na QG motor na nakalagay. So glossy black naman po yan. Ngayon naman mga ka-LM, susubukan natin siyang buksan. So using pa rin po itong kanyang top card. So i-press lang po natin, long press. Ayun, narinig nyo, bumulong. So ngayon mga ka-LM, buksan na natin. Ayun, napakalapad ang kanyang underseat compartment, oh. Magmula doon hanggang rito. At the same time, malalim din dun banda. So marami po tayo ritong mailalagay ng mga important belongings. At ang kagandahan niyan mga ka-LM is mayroon po siya ritong electronic damper, oh.
Diba? Hydraulic na po siya. So, hindi na po yan babagsak kagaya po ng ibang scooter. So, talagang napaka-premium nung kanyang pagkaka-design. At ang ating pinakabagong Fortress 400 ay meron pong 755mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman po natin kung gaano nga ba ito kataas. Ayan mga KLM, very fit yung ating paa below the ground. Medyo steep to tayo ng konti, konting-konti lang naman. Imagine mga KLM ha, maxi scooter na ito pero meron lang po itong 755mm na seat height. Kaya talagang very comfortable to para sa mga tulad ko na 5'6 in height. Anyway, very accessible to mga KLM, even siguro mga 5'3 in height pataas. Dahil nga po napakababa ng kanyang seat height. Kaya talagang very comfortable para po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na nakadesign po ito para sa mga Asian heights. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating pinakabagong QG motor Fortress ay meron pong 400 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4 stroke with 4 valves. At kaya naman po nitong makapagbigay ng maximum power na 25.2 kilowatt at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 35.2 Nm at 6,000 RPM. At ang presyo ng ating pinakabagong QG motor Fortress 400 ay nagkakahalaga ng 349,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 69,980 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 12,675 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito, at interested na maglabas ng maxi scooter na ating ni-review for today, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Bristol Perez Boulevard, Dagupan City, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 a.m. until 5:30 p.m. from Monday to Saturday.